Yung Arnis natin, sport Filipino martial art. Magaling siyang pang-defense. Pinagmamalaki ng Pilipino ang Arnis. Kasi yan, sinimbolo ng bansa ng Pilipinas. Mahalaga pagpatuloy yung Arnis, yung sarili natin. National sport. 3, 4. Ang Arnis, tinatangkilik nila kasi ang Arnis daw, very effective art. Ako si Grandmaster Rodel Dagooc, 68 years old, isang Arnis cane maker. Pag sinabi mo ng Arnis, complete martial arts, dyan na lahat. Sa ngayon, ang Arnis ay kilala sa buong daigdig. Kasi ang pagkasabi nila sa Arnis, na ang Arnis ay madali pag-aralan, very practical art. I like Arnis very much because it's very efficient and effective. It's also similar to some Chinese martial art. 在这边呢，是因为我在寻求一种新的功夫，这种功夫呢是使用那个武器冷兵器的一种武术，那它就是阿尼斯，所以说我就来到这里，然后学习阿尼斯。 I was Grandmaster Jerry de la Cruz, 70 years old, that instructor of Grandmaster Rodel. Blackboard, pen. I number one siya, sa buong mundo kilala siya. Smoking stick. Smoking sticks. Ibig sabihin, umuusok yung Arnis pag hinawakan ko, ganun kabilis. Ito nangyari, ito nung nagbigay ako ng seminar sa Amerika. Siyempre, nagpakita ako ng gilas. Nagulat sila, wow. And alam mo, sabi niya, maraming nagdirito ng seminar sa Amerika, pero ngayon ko lang nakita na ganun kabilis, ganun kaganda ang demo mo. So, sabi ko, okay to, smoking stick. Ako na yon, hanggang ngayon, smoking sticks na. Yung yantok, ginagamit ba sa strike o blocking, mahalaga talaga yung yantok. Yung rattan na ginagamit. Pag maganda yung stick mo, galado ka. Dahil yun, importante. Pag pangat ang stick mo, mamaya masira yung kamay mo o masalubsob ka, di ba? Magsisimula ang proseso, pagkabili namin ng yantok na yan, ibilad mo siya ng 2 to 3 months hanggang sa matuyo. Ang mga materials na ginagamit namin, dito lang talaga sa Pilipinas nagagaling. Hindi mo siya pwedeng putulin or gagawin arnis kung sariwa pa. Kasi umuurong. At saka hindi siya masunog. Ang kahirapan dyan, yung kulang sa tuyo, yung arnis, may posibilidad na mabulok ang loob ng yantok. Sa tagal ko na experience sa paggawa ng yantok, ng arnis, I mean, pagkahinawakan ko yung yantok, alam ko kung ang yantok ay mabali o hindi. Matibay ito kasi sa bigat, sa hitsura ng yantok, matibay ito. Yan o, flexible, hindi siya mabali o. Okay, ito naman, magaang, at saka yung kulay niya, medyo hindi maganda. Hindi pantay yung kulay nyo. So, ibig sabihin, natuyo ito sa walang init. Kaya, ang tendency nito, ito mo. Nung bata pa ako, 14 years old, nakikita ko yung arnis na sa mga tiyo ko sa Iloilo. Nakikita ko na parang nagpapaluan lang sila, parang walang sistema. So, wala talagang interest dyan sa arnis na yan. Noong 1970, pumunta ako ng Manila, maghanap ako ng trabaho talaga. Pero mahilig ako sa martial art, hinanap ko yung founder ng karate si Iloilo. Walang iba kundi si Grandmaster Remy Amador Prisas. Anong unang panahon na yun, pumasok ako ng security guard. Medyo ina-adjust ko yung schedule ko sa being security guard. Para makasama ako sa kanya sa pagtuturo. Naging teacher niya ako sa karate. Matigas ang katawan pa na nun. Bato-bato siya. Medyo awkward, siyempre. Umbisa pa lang eh. Kailangan sa Arnis eh, mano ka lang, magtsaga ka lang. Kasi ituturuan ka lang may step eh. Sabi ko sa kanya, magtsaga ka lang, gagaling ka. Ito, inaalisan siya natin ang buko. Para medyo hindi mahirapan yung makina, kasi at saka para malinis. Hindi maganda ang hitsura ng yantok pagka hindi mo tanggalan eh. Pangalawa, baka masugatan pa yung estudyante, ikaw pa yung sisisihin. Dalawang tinutulak mo ito, pinapaikot mo ito, ganun. Ang hirap nun kasi ang sweldo nun is magkano lang, pang security at saka pag yung turo ng arnis, binabayad sa karate, 25 pesos lang isang buwan eh. Pagka naalis na ng buko, doon mo na putulin ngayon sa tamang measurement. Simula doon hanggang dito, 28 inches, 29, 30, 31, 32. Nung panahon na yon, yung mga estudyante ko naghanap ng arnis.
Ngayon ang naisip ko, bakit hindi na lang kaya ako ang gagawa para makadagdag sa pang-araw-araw na panggastos namin. So habang hindi patulog yung bata sa gabi, gumagawa kami ni Mrs. ng yantok. Ay wala naman kaming gamit, so kutsilyo lang at saka yung kalanbal sa pagsasaing, yung gastog, yun ang pinapainit namin. Kutsilyo lang eh. Yung basta putulin mo lang, alisan mo na ng buko, tapos kaunting lihaliha, barnisan mo, tapos na. Sa mga estudyante naman, kung palibasa ay wala naman sila makuna na iba, bibili na rin. Pero ang halaga nun is 50 cents, isang pares. Uhugasan natin siya. So basain lang natin ganoon, at saka kiskisin. Ako yung naglilinis ng jeep. Parang janitor na ang labas ko doon. Bago ka mag-expert sa isang martial arts, mag-janitor ka muna. Magpakahirap ka muna. Ikaw yung mag-igib, masahihin mo yung master mo. Ako nga, ako nagugupit kay Grandmaster noon eh. Kailangan magsakripisyo ka talaga para matuto ka. Grinding machine ito para sa buko at saka sa dulo ng yantok. Kasi para kuminis nga, kasi pagka oras na paggamit nila, ano yung kamay nila, baka masugatan. Yun. Kaya kailangan makinis ang paghawak nila. Itong mga ilan na yung anak ko, umalis na ako sa Quiapo, sa gym. Kasi si Mr. Prisas pumunta na ng ibang bansa, nagsarili na ako, naghanap na ako ng sariling estudyante ko. Yun. Medyo nagkaroon ako ng kaunting puhunan. Noong mga 80s na, bumalik si Mr. Prisas dito sa Pilipinas, gin-promote niya ako ng Lakan 6, 6-degree black belt sa Arnis. Marami na ngayon yung nagpapaturo sa akin. Na-invite ako sa Australia, sa Japan. Kasama rin kami ng anak ni Mr. Prisas. Pumunta ako Mexico, pumunta ako ng Spain. Pati sa pelikula noon, nung bata-bata pa ko, karamihan timo, nagdi-timo ako. Itong pelikula ko nung medyo bata-bata pa ko, itong Intergrote. Ito si Chiquito yung bida nito eh. 2 years ago, ako yung pinadala ng Pilipinas sa Bercy, Paris. Ako nag-represent ng Philippines para mag-demo ng Arnis. Tapos, gaya na sinasabi ko, sa Japan. Tapos last year sa Russia. Nung panahon yun, nung tuloy-tuloy na yung seminar ko sa abroad-abroad, medyo nag-ipon ako ng pera. Saka marami na yung nag-suggest sa akin, bakit hindi ka magawa ng sariling ano mo, factory na lang, total, kilala ka na. Unti-unti ako namili ng mga gaya ng, hindi, medyo mahal na mga gamit. Yun, yung mga pang-okit, pang-lagari, pang pag-blutox, isang paraan para pagka tinawid natin, malambot siya. Kasi pagka ituwid mo na hindi nag-blutox, mahirapan ka at saka bumabalik siya sa dating sitwasyon niya. Yung mga insekto na mamatay siya, parang na-pumigit. Pagkatapos ko ng gawa ng Arnis, pag may time, takbo ako sa garden. Nakakatulong sa akin parang maano yung katawan ko eh, masigla. Paggulay ang ano ko, ang kahit wala akong ulam, ang sinasabi nila ko, wala, kahit walang isda, walang karni, basta may gulay, okay na sa akin yan. Karamihan sa nakausap ko, Master, ano bang sikreto mo? Sabi ko, pagkain lang yan, kain ka lang sa luyot at saka lugbati, at saka kung ano-ano sa garden, sabi ko, malakas ka na eh. So, mamintin mo yung form ng isang arnisador, kailangan alam mo yung 8 components ng physical fitness, like agility, flexibility, balance, timing, coordination, speed, power, endurance. Yeah. So, para, at saka, bawat kilos mo, always involve coordination ng kamay, paa, at saka utak. So, ito yung pang-ukit. Ito yung guide kanina na linagay natin. Mahirap yung mag-slide, maraming masusugatan ka. Matalas ito eh. Ang karamihan na design namin is, ang simple lang, itong spiral. Tapos yung iba naman, mayroong parang paru-paro yung pinaka-handle. Okay, dito na tayo ngayon sa liha, no? Yung mga dumi, yung gaya ng nasunog, medyo may mga mata, ano siya, na gaya nito, nakikita mo. So, kailangan maalis yan muna. Kasi pagka binarnisan mo ito, kumakalat siya na tatanggal, hindi siya kumikintab. Ang mahalaga sa pag-varnish, huwag yung malamig na panahon. Kailangan medyo mas mainit, mas maganda. At saka huwag ka mag-ventilador kasi namumuti. Hindi ko na naisip yan na ang arnis ay magiging sikat na sikat sa buong mundo. So ganun lang, ready for shipment. Yung buong pamilya ko, silang magmana. May successor ako na dalawa. Plus, yung anak kong babae, nag-aral na rin. Araw-araw yung pag-aral ng anak kong babae. Gusto ko na may magmana sa mga anak ko para hindi mawala yung
pangalan namin. Yung Dagooc Arnis system para tuloy-tuloy yan. Generation to generation.